Bes! It's me, Mang Robert, and welcome to my channel. For today's video, ay nagagrab tayo ng bugambilya. Last time nagrab tayo ng bugambilya, ang ginrab natin ay stem. So, eto na sila ngayon. Yung iba ay na-dispose ko na at ayan, nagdugtong na naman ako ng ibang variety doon sa nadugtungan ko na dati. So, for today, ay wood grafting naman ang ating gagawin. So, eto nga pala yung mga nagawa ko na wood grafting. Ito din yung iba pang ginagrab ko. So, dito ko sila nilalagay sa may akin sa lilim. So, ano ba ang mga kailangan natin? Bukod sa mahabang pasensya, char, kailangan natin ng blade. Supot ng yelo, ito yung pagtatakip natin. And grafting tape. Kung wala tayong grafting tape, pwede rin tayong gumamit ng supot ng yelo. Hatiin na lang natin. Okay? At syempre, need natin ng sayon. So, for my sayon today, gagamit tayo ng pink patch. Ito yon. At Milo batik dun sa isa. Okay, maliit kasi yung dahon nila. Mga cute sila. So, ito kasing ating gagamitin na pinaka rootstock niya ay parang bonsai light. So, maganda yung mag-i-effect niya dito. At dun sa isa natin gagawin ay gagamit tayo ng Black Maria. So, excited na ba kayo? Excited din ako ngayon. Isang mabilis ang video lang tayo today kasi masyado maulan at chinempuhan ko lang ngayon na hindi umulan. O hindi umuulan. So first, nilagari natin yung ating pagdudugtungan. Kaya hindi ko na pinakita ang nilagari siya. Ito na yung ating nalagaring rootstock. And then naman ngayon gagamit tayo ng blade para gumawa ng pagsusupungan ng ating mga sayon. Make sure na malinis yung ating blade at make sure sa pagitan ng softwood at cambium tayo mag-cut. At siguraduhin natin na malinis ang ating gamit. Ayan, dahan-dahan lang sa pag-cut para hindi tumaplis ang ating blade. Ngayon naman, kukunin natin ang ating sayon at ikakat natin yung dulo niya ng V-like. Make sure lang na hindi baliktad yung ating pagdudugtong kasi hindi siya tutubo ng maayos. So, itong video na to is from our previous video nung tayo ay nag-grab ng stem. So, kung gusto niyo mapanood yung video natin na to, ilalagay ko sa description box yung link. Ayan, after natin makat, ilalagay na natin ang ating sayon sa ating rootstock. And after that, tatalian na natin ng wrapping tape or any plastic kung wala kayong wrapping tape. Ako, para matandaan ko kung ano yung nilagay ko, is nilalagyan ko din siya ng tag. Sinusubad ko din yung pangalan kasi minsan makakalimutin na tayo. And after that, the same thing din yung gagawin natin sa iba. And then after nito, ilalagay natin sila sa shaded area. Thank you.
So ayan mga bes, yun ang aking simpleng paraan ng pag-grab. Sana ay may na-share na naman ako sa inyong bagong kaalaman. Para sa ating susunod na video ay tuturo ko naman sa inyo kung paano siya tatanggalin sa may support. Kasi yung iba dito nagkakamali. Nagtatagumpay sila, nagdudugtong, nabubuhay, pero pag tinanggal na nila yung support o yung plastic, is namamatay. So yan ang ating ituturo para sa susunod nating plant check. So keep safe everyone, happy planting!